Okay, so we're back again para na naman sa isang video stream natin. Ngayon, kung first timer ka, welcome sa'yo, welcome sa'yo. Sana matuwa ka, i-like, share, react, or palaganap mo sa buong social media mo na meron tayong session na ganito. At para naman sa sobrang tagal na, nanonood pa rin since day one ng video stream natin, maraming salamat sa'yo. At isang shoutout para kay Jacob Sabater, okay? So ngayon pa lang sinashoutout na kita, tol. Now, bago tayo dumako sa pinaka-session natin or sa pinaka-gathering natin ngayon, gusto ko lang i-recap na nandito po tayo ngayon sa extended community quarantine na season ng buhay natin. And I know, baka iba dyan, pagod na maging tambay, pagod na maghugas ng pinggan, pagod na maglinis, or wala ka na talaga magawa, gusto mo na makita yung partner mo, yung friends mo, or whatsoever, gusto mo na kumain ng ganito, ng ganyan, ng ganito, pero hindi natin magawa. Hindi natin ma-execute. Kasi hindi tayo pwede lumabas eh. Talagang may lockdown, kundi mahuhuli, or talagang pagbabawalan ka lumabas. But what's the point? Halos mag-iisang buwan or magto-2 months na itong COVID pandemic crisis na to. But sa the moment na nakikinig ka, sa moment na may kinakain pa kayo, sa moment na kasama pa yung pamilya mo, meron kayong time with family mo, kapatid, the end of the day, God is good. Amen? Amen? Gusto kong i-preach yun, sobrang simple, pero sa moment na to, gusto ko lang merong sumuntok na paalala na God is good. Amen? Na kahit ganito pa yung mga problema natin ngayon, God is still good. And God is always up to something good. And yes, oo, baka ang dami ng pinagadaanan ng mundo, or maybe ikaw or pamilya mo. But kapatid, all the time, God is good. And God is good all the time. And gusto ko yun yung panghawakan mo bago natin simulan itong series na to, itong bagong session na to na gagawin natin. Because ang kailangan mo ngayon is yung mata, yung tenga, at higit sa lahat, yung bukas ng puso na makikinig sa mensahe niya. Amen? Dahil dyan, I would like to invite you na i-happy natin, na i-warm welcome natin ang bagong series natin entitled Best Preaching Ever. Ayan, grabe, ang ganda. Sabi mo yun, Best Preaching Ever. Now, Kuya Jay, bakit ganun? Bakit ganyan? Kasi kapatid, ang talk one po natin is entitled Upside Down Kingdom. So, para lang pinagsamang ito at ito. Gets mo yun, diba? Na Stranger Things sa atong Kingdom sa Netflix. Now, bakit Kuya Jay Upside Down Kingdom? Later, I will explain. Now, so ano na meron dito sa kingdom na to, na upside down or whatsoever? Kasi ang pag-uusapan natin ngayon, kapatid, ay tungkol sa Beatitudes. Ayan! Familiar ka ba na yung Beatitudes? Ito na kasi yung simula na umakyat si Jesus dun sa mountain at nagturo siya at sumama yung mga tao para makinig sa turo niya. Na ang pinaka main focus na is yung Beatitudes. Now, ano yung Beatitudes? Sinerge ko po siya sa Tagalog, ha? At lumabas sa Google ay pambubugbog. Pakinggan mo sa Google. Pambubugbog. Oh, diba? Hindi ko alam kung talaga bang yun yung Tagalog ng Beatitudes. Pero kapatid, ang totoong meaning ng Beatitude is this: supreme blessedness. So in short, blessing. Pero kumbaga, merong level 1 ng blessing. Ito talaga, talagang ruro and supreme. Ito na talaga yung extra, mega, super, duper blessedness na mararamdaman ng tao na tinuruan ni Jesus doon sa mountain at ikaw na nakikinig niya. But ang tanong, are you ready na marinig ang Beatitudes? Na kung ready ka na, kung may Bible ka, go lang, pero nandito naman yan, ipa-flash ko sa screen. Let's read ang Bible verse natin, Matthew 5, verse 1 to 12. Now, when Jesus saw the crowds,
He went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them. Ito na, nagsimula na si Jesus magturo kasama yung mga disipulo niya. Pero tapos, ano sabi nung, ito, tuloy natin ha. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So yun yung number one beatitude. Second, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemaker, for they will call the children of God. Blessed are those who persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they are persecuted the prophets who were before you. So, in short, kapatid, meron tayong 9 beatitudes, yung blessed, the poor in spirit, and everything na nakita nyo kanina. Now, paano naging blessed, o paano naging blessed yung poor in spirit? Ito yung Tagalog dyan, no? Ito yung Tagalog ng blessed na yung poor in spirit. Mapagpala ang bababa ang loob. So parang, kung titignan mo, paano naging blessed yun? Eh, mababa na nga yung loob niya, mababa na nga yung hope niya, everything or motivation niya sa buhay. Ito, blessed are those who mourn. Kasi, papasayin sila ng Diyos. Blessed ang sobrang nalulungkot kasi papasayin sila ng Diyos. Now, kung titignan natin maigi, paano naging blessed yun, inalulungkot ka na nga. Nagigits mo? So, paano naman yung masaya, hindi sila blessed? Paano naman yung okay yung spirit nila, hindi sila blessed? No, kapatid. Because the moment na meron tayong beatitudes, titignan natin dito kung sino ang audience ni Jesus, sino yung mga kasama niya doon, at ang mga kasama niya ay sino? Ang mga tinatawag na anawin. Sabi nga ulit, anawin. So ano yung anawin, Kuya Jay? Alam ko, medyo familiar ka ngayon. I-search natin sa Google. Ang anawin po ay ibig sabihin noon ay poor ones. Yung mga mahirap. Yung mga mahirap yung buhay, mahirap yung nangyayari sa aspeto ng finances nila, ng career nila, yun yung tinatawag ni Jesus na anawin. Kaya para sa kanila itong beatitudes na to. Pero hindi lang talaga in general yung binigay ni Jesus. Talagang in-specify niya kung sino-sino yung mga yon. Let's continue. Matthew 4:24-25. News about him spread as far as Syria, and people soon began bringing to him all who were sick, and whatever their sickness or disease, or if they were demon-possessed, or epileptic, or paralyzed, he healed them all. Large crowd followed him wherever he went. So, dito sa konsekto na to, kung sino yung mga anawim na yun, sila yung sickness, mayroong sickness or disease, or sila yung demon-possessed, or sila yung epileptic, or sila yung paralyzed. In short, kung titignan natin ang symbol itong mga tao na to, parang sila yung may malaking L. Sila yung may label na loser. Sila yung may label na talunan. Question. Naramdaman mo na ba sa buhay mo na pakiramdam mo loser ka? Naramdaman mo na sa buhay mo ngayon or sa last month or kailan man na feeling mo talunan ka? Kapatid, maybe the moment na nanonood ka ngayon, God is reaching out sa'yo. Kasi baka kagaya ka nitong mga anawim na to. Bakit? Sample,
kung sila yung parang loser or talunan, nakita ka na ng isang VIP. Di ba nakita ka na ng sample ng isang very important person? Paano sila? Pag highway, may mga escort, pag checkpoint, nakakadaan agad, o whatsoever, o baka may kakilala kang feeling VIP. Di ba? Kasi parang ganito yung nangyayari. Kung loser sila, merong VIP. Pero madalas kasi sa nangyayari, lalo na sa mundo ngayon, kung sino yung may pangalan, sino yung may label, sino yung merong pinag-aralan and whatsoever, yun yung mas binavalue ng mundo. Tama ba? Sila yung mas binibigyan ng attention. Sila yung mas binibigyan ng incentive. Sila yung mas binibigyan ng chance or whatsoever sa buhay. Eh kaya nabuo tong Beatitudes kasi para to sa mga tulad nating tao or sa mga moments na feeling natin hindi tayo VIP. Feeling natin meron tayong kalugian. Lugi tayo sa nangyayari dun sa iba na bakit ganito siya, ba't ganyan siya, ba't ganito, pero ako ganito yung buhay. Para to sa'yo. Pero ano ang message ni Jesus, kapatid? Paano mo ba tignan yung sarili mo once tumingin ka sa salamin? Because the moment na feeling natin loser ka, natalunan ka, o may mas VIP sa'yo, kapatid, God is saying, you're God's VIP. VIP ka ni Jesus. VIP ka dun sa kaharian niya, sa kingdom niya. Kasi, ang ibig sabihin ng Beatitude is this, the Beatitude was God's guest list of VIPs invited to His upside down kingdom. The Beatitude was God's guest list of VIPs invited to His upside down kingdom. That's the reason kung bakit ang title ng talk natin is Upside Down Kingdom. Kasi minsan sa mundo ngayon or sa kingdom of the world, minsan feeling natin hindi tayo belong. Minsan feeling natin outcast ka. Feeling natin walang handang makinig sa'yo, walang handang mag-comfort sa'yo. Tama ba? But this is the message, kapatid. Kung feeling mo isa ka sa mga anawim, or kung may kakilala kang anawim, or kung okay man yung buhay mo ngayon, the meaning ng Beatitudes is you are blessed. Na yun yung reminder na blessed ka. Because kahit anong mangyari, kung tignan mo man yung sarili mo, yung label ng sarili mo na talunan, or loser, when God see you, kapatid, you're God's VIP. At kahit anong mangyari, ang kailangan natin gamitin ngayon, lalo na sa crisis na nangyayari sa mundo, we need to use God's measuring stick. Amen? We need to use God's measuring stick. Kasi, yun yung demand eh. Yun yung demand ng society, yun yung demand ng norms. Kasi ang masakit ng totohanan ha, the kingdom of the world values the powerful. But Jesus says, His kingdom values the powerless. Amen? Question. Meron bang moment sa buhay mo na feeling mo hindi mo kaya? Feeling mo mahina ka? Kapatid, meron kang lugar sa upside down kingdom ni Jesus. Kung wala ka man lugar sa mundo, kung wala ka man puwang sa mundo, kapatid, as long as meron kang tiwala o meron kang kinakapayitan na Jesus, meron kang bilang, meron kang halaga, ikaw na nakikinig ngayon, meron kang value, ikaw na nakikinig ngayon. Because you are the God's guest list ng VIP sa kingdom ni Jesus. At dahil dyan, kapatid, when we use God's measuring stick, the second message is this, no matter what happens, these Beatitudes is a reminder na kahit hindi maganda nangyayari sa buhay natin ngayon or sa krisis ng mundo ngayon, we are still blessed. Amen? Kasi yun yung reason bakit sinabi ni Jesus o bakit tinuro ni Jesus ang Beatitudes sa mga tao na yun. Now, I don't know kung nasan ka. I don't know kung anong pinagdadaanan mo ngayon.
But sana, kapag natapos tong session na to, kapatid, you use God's measuring stick. Gamitin mo ang metro o metric kung paano ka tignan ng Diyos. Kung paano ka tignan ng Diyos despite sa kasalanan mo, despite sa sakit na meron ka ngayon, despite sa brokenness mo. At pag natapos yun, kapatid, ganun mo din dapat tignan yung kapwa mo kung paano tignan ni Jesus ang sarili mo. Because you're God's VIP. And you need to use God's measuring stick, lalo na sa pandemic crisis ngayon. Kasi no matter what happens, we are still blessed. After all this crisis, separation natin, dahil sa Beatitudes, kapatid, you